ko kayo, bilang isang nanay, ano nararamdaman nyo, manyak daw yung anak niyo, sabi ni Pinky. Kaya ako nagagalit sa kanya. Dahil ang sabi niya, adik daw ang anak ko. O totoo, alam ko may bisyo ang anak ko, hindi ko tinatago dahil hindi ko siya kinukonsinte. Kung may kasalanan siya, ipakukulong ko siya. Pero nung time na yon, alam ko na hindi bangag ang anak ko. Kaya siya tumakas dahil kinupit niya ang barya ni Papa niya. Kaya siya dumaan sa bintana namin, kaya ginising ko si Papa niya, si Ray Ray nakalabas na naman. Sabi niya, ay nasa ang barya ko, wala na, ayun tumakas na naman yon. Tinignan ko sa bintana. Ngayon, doon siya bumababa, si Ray Ray. Kasi doon talaga siya dumadaan kapag nakaharang ako sa pinto. Ang so, anak ko, kayo wala siyang balak na masama? Oh, kasi hindi nga niya abot yung bintana, mas mataas yun eh. O sana nga, kung kinausap na lang niya akong diretso na si Ray Ray, umakyat doon. Total, ang bahay namin magkalikit naman. Kung ikaw, wala kang pakialam sa mga anak ko, ako meron. Ngayon, hindi mo dapat sinisira ang reputasyon ng isang tao. Ano ka? Pabiktim? Virgin ka? Riripin ka ng anak ko? Kulubot ka na sa bahay niyo. Sa inyo, ba't naging troublemaker ika nga si Pinky? O medyo talagang sa barangay nyo, eh, may trouble na rin talaga dahil kay siya, yung isang kapitbahay kasi namin, kadimandahan niya, kaya pinutol niya yon kasi diba sabi nga niya, nagsasampay pati yung kaaway niya. Kasi mahirap naman mag-judge, mahirap naman judgmental, pero ang pagkakaalam ko, nung kami lang doon sa iskinitang yon maayos kami. Mula nung dumating siya, nagkaroon na ng gulo-gulo, lahat may away. Ano naman yung itong nag-ihaw ka raw, tapos akala nasusunog na raw yung lugar niyo? Hindi, mabigay ikwento ko sa'yo. Nag-ihaw sila, yan siya, malayo yan siya. Okay. Magkadikit-dikit kami ng bahay, ganyan. Yan si, yung iba, mag-ihaw. Paano naging malayo? Magkadikit yung pader natin. Okay lang sa akin. Hindi kayo, huwag kayo muna sumagot dahil di ka ang tinanong. So, nag-iihaw yung kapitbahay mo? Yung kapitbahay namin, nag-iihaw. Okay. So, wala din na kaming pakialam, mag-usukan. O, si ako naman, nag-iihaw din ako, pausukan din. Bakit sila nga nag-iihaw eh? Di ba? Ampere naman yung ganyan eh. Kaya ang ginawa ko, nag-ihaw ako sa loob ng bahay ko dahil loob ng bahay ko naman, eh, siyempre, ang mga tismosa, uy, sunog. Siyempre, yung mga tismosa, galit na sa akin. Kaya ganun, nagulat kung wari sila. Pero kung sila, hindi nila makita yung sarili nilang dumi. Yung dumi ng iba, nakikita nila. Ako palagi ang nakikita nila. Ano ba yung usapan nyo dun sa pera? Namitubo ang pera. Okay, magkanong tubo ang inaasahan nyo dito? Oh, kasi ang usapan namin, sige, patapusin ang una niyang utang, doon sa isang kapitbahay, utang niya yun na 5-6. Ngayon, dahil inaway siya, dahil wala siyang pambayad, umutang siya sa akin para binayad niya doon. Ayun yung usapan, tutubuan ko na lang, kasi dadating na yung pera ko mga ilang araw lang. Ano, ganito. Kasi ang utangan sa labas, iba ang utang sa bangko, iba ang interest sa labas. Saan ba nagbumula yung galit niyo po? Dahil sa utang na hindi nabayaran o dahil sa anak niyo na pinagbintangan niya? Doon sa pinagpagbibintang niya at saka pagputol niya ng sampayan. Dahil doon sa utang, nung binayaran niya ako ng 10 na nangako sila na uhulugan na lang yung interest, kasi siyempre, sino naman tanga magpautang sa iyo na 10,000 na ibalik mo tuloob ng 3 taon na walang interest? Naghahanap buhay ako, ipautang ko sa'yo. Ay, naku, Mambiki, mag-excuse ako, Mambiki, hindi pwede. Alam mo, Mambiki, kung sa bayad lang o sa interest lang, sobra-sobra na yun dahil sa pahiya niya sa akin doon sa lugar namin. Chinismis niya ako, dapat nga hindi ko binalik yung 10,000 eh. Kasi yung chinismis niya akin, marami yung chinismis niya sa akin, sobra-sobra yun. Meron ba talagang interest na kailangan mong bayaran? Wala. Dito? Sinasabi ni Virgin na kaya ka nagalit sa anak niya dahil tinatakasan mo raw yung utang mo sa kanya. Bayad na ako, ma'am, alawak bar, ma'am, bayad na ako ng utang niya. Pero ano yung interest na sinasabi niya? Walang interest. Ako lang mismo ang nagsabi sa kanya, Ate Virgie, ako na lang bahala sa'yo. Kung andoon pa ako sa abroad, ako na lang bahala sa'yo magbigay. Yun ang sabi ko, Mambiki, sa kanya. Hindi yung interest. So 3 years ago, nag-utang ka sa kanya ng 10,000 pesos. After 3 years, nabayaran mo na yung 10,000. Alam ko yun, nagpapa-interest siya. Pero yung time na yun, hindi ko inutang yun na interest. Ako lang ko, sasabi ko, bilang ano, tinulungan mo ako ng ganyan, dahil nasulbad naman yung problema ko. Pag andun ako sa abroad, pag okay naman yung ano ko, bibigyan ko kayo, sobra pa doon. Yun ang sabi ko, pero wala kami usapan na interes. Binalik ko sa'yo. Sinong tanga? Magpautang ako sa 10,000, mag-abroad ka? Ibalik mo sa akin, wala akong interes. Tanga ba ako? Wala nang tanga sa panahon ngayon, uy. Okay, Pinky, Virgie, teka, kalma lang mo tayo, ha? Ayun lang. Kalma lang pa, matapos.